Magandang hapon guys. Ang video na gagawin natin ngayon guys ay tungkol ito sa isang request or comment ng isang viewer ko. Paano daw maglagay o magkabit ng switch sa car wash window machine. Ang tanong dyan guys, hindi lang paano, kundi bakit kailangan nating maglagay ng switch sa ating car wash window machine. Kasi guys, minsan kasi may mga abnormalities na mangyari sa ating timer, lalo na pag nag-fluctuate yung kuryente. Minsan, napansin ko sa aking car wash guys, minsan nagiging 2 dito. So pag nangyari yan guys, nagiging 2 dito, kahit hulugan mo ng barya dito, ayaw umandar yan. Kasi naka number 2 siya, may count siya. Kailangan talaga nakasit siya sa 0. So, ganun lang guys, no? Minsan naging nakamarka dito H, no? Marka H, minsan naging 2 dito sa pangatlong digit, number 2. So basta may mga abnormalities sa timer natin, hindi siya 0, ayaw umandar 'yan, no? Or minsan may nangyari kasi sa car wash ko, minsan ayaw mamatay yung car wash, so kailangan pang tawagin yung may-ari. Minsan sa akin may tumawag, call, boss, ayaw mamatay yung car wash. So, ang ginawa ko, tinanggal ko itong nakasaksak. No? So, bakit na kailangan nating lagyan ito, no, ng switch dito? Dahil kahit customer natin, sila na mismo pag may abnormalities na mangyari sa ating car wash, pag ayaw siya umandar, i-switch off lang, then i-on balik, no? Switch off, on ulit, patayin lang, tapos i-on ulit, no? Pag ayaw siya mamatay, ganun din, patayin mo, tapos i-on ulit. Pag ayaw umandar, naka-number 2 siya dyan, no? Ayaw umandar yan, kahit tulugan mo, patayin mo lang na ganun, tapos i-on ulit. Magre-reset yan, kasi parang reset na rin ito eh, no? Pagpatay mo, pag-on mo, nagre-reset yan. No, nagre-restart. So, bumalik yan sa 0. So, maging okay na yung operation niya. So, mas maganda, no? Maganda kasi yung comment ng isang viewer ko. At may nag-request din na hintayin niya itong video nito kung paano maglagay. No? Basta ganun lang, guys, no? Ganun lang. Mga customer natin, pwede natin pagsabihan na kung anong mangyari sa timer. Kung may mga abnormalities, pakipatay lang. Tapos i-on ulit kasi magre-reset yan. Ganun lang guys, kailangan natin i-educate natin yung mga customer natin para sa susunod pag may mangyari sa timer. Ganun lang, patay, tapos i-on ulit. No? Yan ang pag-re-restart niya. No? So ganun lang guys, simple lang. So, paano ito ikabit? Ganito lang magkabit guys. No? Itong wire natin guys, na may mill plug. Guys, itong dalawang wire dito, pwede tayong magputol ng isa. No? Putulin mo yung isa. O kahit saan dito, pwedeng dito. Putulin mo. Tapos, para malinis yung pagkakabit niya, wala kang wire makita dito. Tapos, wala kang wire makita dito sa itaas. Kailangan natin magbutas doon sa likod, sa ilalim. So, ganito guys, oh. Meron siyang butas dito. Ito yung wire na nakakonect dito. Tapos itong wire guys, no? Huwag dito mag-cutting. Kailangan mong hilahin dito sa loob, no? Hilahin mo dito sa loob. Ayan. Tapos dito ka mag-cutting, no? Cutting ka ng isa. Tapos itong switch natin, no? Na may wire. Ganito guys, oh. Meron siyang wire. Kung maaari guys, ang wire na gagamitin nyo para dito sa switch, bumili kayo ng automotive wire. Ito guys, no? Automotive wire. Mas matibay yung automotive wire. No? Yung mga wire na pangsasakyan. Number 16 guys. No, number 16 na automotive wire, bibili kayo ng kahit mga isang metro lang para gamitin natin, magamitin mo dito.
ito lang, no? Ito yung dalawang tornilyo, kabitan ng wire isa. Tapos, pag may butas ka dito, guys, ito, guys, may butas ito sa ilalim, ipasok mo lang doon, guys, no? Pasok mo lang. Meron siyang dalawang lagayan ng tornilyo, yung wood screw. Dito, wood screw. Ayan. I-wood screw mo lang. Tapos, ito yung ano niya. No? Dito yung ano niya. No? Tapos, pag... pwede rin dito ikabit, guys. No? Pwede rin dito ikabit. Pero pag mahirapan ka, mas maganda meron siyang separate na pagkabitan para hindi kayo malito. Baka pag dito, malilito na kayo. So dito lang, katingin mo lang. Tapos pagdugtong mo ito dito sa ganun. Pag nakating na ito, guys, kahit saan dito, pag nakating na, idugtong mo lang dito sa isa, tapos dito sa isang dulo. So, ganun. Magsiswitch na yan, guys. Ha? Magsiswitch na yan. Ganun lang paglagay ng switch, guys. Tapos, pag... dito, guys, oh. Mas maganda yung... sa may box natin, guys, dito sa pinto niya, dito natin ilagay yung timer. Kasi pag may gagawin tayo dito, madali lang kaysa nandito siya sa loob. Kung anong gagawin natin dyan, mahirap. Gaya dito, yung mga switches dito, pag nag-switch kayo kung saan yung isi-switch on ninyo, so, madali lang kasi nandito siya sa labas. No? Pag may gagawin ka dito, anong gagawin mo, mga saksak dito, madali lang. Tapos itong, itong wire, ihang mo lang dito sa itaas. No? Gawa lang tayo ng wire. Tapos itali natin. Para mahang itong relay ihang para nga maganda siya dito sa baba. Dito yung lagayan ng barya, guys, oh. Ng ice cream. Mas maganda yung window box natin, guys. Hindi tayo bumili ng mga window box tulad ng sa Shopee kasi yung mga window box na yan para yan sa mga piso-piso wifi, yung sa mga computer. Tapos yung lagayan ng pira, no? Dito sa harapan, no? Dito sa harapan, madali lang maransak yan, guys. Mas maganda gumawa tayo ng box natin na sarili nating box, no? Gumawa tayo ng sarili nating box. Tapos dito na sa likod, no, yung mga lock natin. Kasi kadalasan dito nasa labas ng bakod, no? Tapos dito nasa loob. So dito ka na lang, no, magbukas ang window. So ayan, guys, no. Yung paglagay ng switch, no. Ganun lang, no. Review natin, no. Mag-cut ka lang dito kahit saan dito na wire basta yung wire na papunta sa saksakan sa ating bahay. Huwag lang yung wire nito, guys, kasi papunta ito sa power sprayer natin sa carwash. Dito lang yung sa ano. So ganyan lang, guys, maglagay ng wire switch. So dito yung diagram niya, guys, no. Ito yung switch, guys, no. Ito yung electrical symbol ng switch, no. Ito yung isang wire. So dito yung wire na kinat natin. Pwede rin dito sa 0. Pwede rin dito sa 220 volts, basta kahit saan itong dalawang wire na entrance. No? Pwede rin dito sa 220 volts. Tapos iputulin natin, tapos yung wire ganito, papunta doon sa switch, tapos yung isa. Pag switch mo dyan, guys, yan. So, magkadikit na sila dito, no? Dumikit. So, pag switch dyan, so, dito na siya maging connected papunta doon sa ano. So, yung nag-request sa akin, yung isa pang diagram, no? May nag-request kasi yung 8-pin na relay. Ito yung diagram number 1. No? Ito yung diagram number 1, yung una kong ginawa. Ang kaibahan dito sa diagram number 1
saka sa diagram number 2, kasi yung papunta dito sa relay, doon tayo kumuha sa negative, no? Doon tayo kumuha sa negative, tapos diretso siya dito sa dito. Tapos dito sa positive, papunta dito. No? Tapos yung zero, yung common, papunta dito. Tapos yung 220, papunta dito sa outlet. At yung isa, papunta dito sa normally open. Pag dito sa pangalawang diagram, guys, no, yung nag-request sa akin, kopyahin mo lang ito. Pwede mo itong screenshot, tapos kopyahin mo. Ang kaibahan dito, kasi yung papunta dito sa relay, no? Tandaan natin, guys, yung pangatlong relay, itong kulay green, wala ito, ha? Lagyan natin ang X. Ito yung kulay green, yung itim lang at saka yung brown ang gagamitin. So, pag dito sa pangalawang diagram, positive yung pinapunta natin dito sa relay. Tapos lumabas siya dito, papunta dito sa coil ng 8-pin relay. Tapos yung negative, papunta dito sa coil pa rin ng 8-pin relay. Tapos yung 220 dito, 220 volts, linipat ko dito, no, yung 220 volts. So, tapos yung 220 volts, 220 volt dito, yun ang papunta dito sa common. No? Meron kasi ditong common na nakalagay. Tapos dito, normally open. Tapos dito, normally close. Yan. So dito, papunta dito sa common. No? Tapos yung dito, papunta dito. So basta switch, guys. No? Pag nagsabi tayo na switch, iisa lang ang purpose yan. No? Iisa lang ang purpose niyan, kundi magpatay, magsindi, mag-on, mag-off, or mag-connect, or disconnect. No? Connect, disconnect. So isa lang. So ganyan lang ang trabaho niya. No? So either or negative or positive ang kukunan mo ng switch, kahit saan dyan pwede, no? Sa truck, guys, yung sa mga sasakyan ang kinukunan ng switch dyan, yung mga positive, kasi yung ground nakadikit yan sa ano, nakadikit yan sa chassis ng sasakyan. So dyan kadalasan positive, no, yung kinukunan ng switch. So basta switch, kahit saan, either negative or positive yung kukunan mo ng switch, kahit saan dyan. So dyan lang, guys. Sana mag-subscribe kayo, guys, sa ating channel. Kung pwede rin, i-hit mo yung bell, notification bell, para ma-updated kayo sa iba pa nating mga video. So mga video na ginagawa ko, guys, yung mga ano lang, no, mga requests or mga comments, tapos magpagawa ng video, yan ang ginagawa ko. So may mga video pa akong gagawin, guys, no? Sana ipagpatuloy niyo ang pagpanood sa video natin para marami kayong malalaman, no, sa channel natin. So salamat, guys, mag-subscribe kayo at i-hit niyo yung notification bell.